Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga pilgrim, sa inyong lahat. Welcome po kayong lagi dito sa ating pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan po rin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Natila na, kaya tayo ngayon ay iba-iba na. Ano? Bagamat ang epekto ng ulan sa Batangas ay hindi maganda. Ano? Maraming pagbaha. Sa parting Lemery, ano, ang daan ay putiking-putikin, lubog, no? Kaya at ganoon din sa iba't ibang parte ng bansa, sila'y ating ipagdasal na nawa ang mga pag-ulang ito, mga darating na bagyo ay mawala na. Ating tingnan ng mga pagbasang ating napakinggan, lalong higit sa mabuting balita. Si Jesus ay gumamit ng talinhaga sa kanyang pagpapaliwanag sa mga tao. At ang kanyang ginamit na imahin ay isang magkasaka at ang kanyang paghahasik o paghahasik ng binhi. Kung inyong papansinin, kung ito'y isang tunay na magsasaka, hindi naman niya ihahagis ang binhi sa mga batuhan, sa mga dawagan, sa mga kung saan ay hindi sisibol. No? Pag ikaw'y magsasaka, sisiguraduhin mong ihuhukay mo ng ayos yan. Kung dito sa atin ay tutudlingan ng ayos, dun mo talaga ilalagay ang binhi. Ano? Hindi mo yan sasayangin. Hindi mo yan basta iwawaksi, no? Na kung saan-saan na lamang pumatak, no? Para pag sumibol, kitang-kita nating maganda ang pagkakasibol at alam natin na yung ating itinanim ay alam natin kung saan natin siya itinanim, no? Ganyan ang magsasaka, no? Pero ang ginamit na imahin dito ni Jesus ay isang magsasaka na naghasik na nanaghasik, no? Kumbaga'y inihagis na niya ng inihagis ang mga parabang nag-iitsa ng butil ng mustasa o kaya ng petchay, no? Basta na lang sinasabog, no? Kaya kung saan pumatak. Ang imahing ito ay ganito ang Diyos sa tao. No? Ang Diyos ay laging naghahasik sa atin ng kanyang salita. No? Ang problema sa tao, madaming mga hadlang, mga nakablock, no? Binablock natin ang Diyos, hinaharangan natin at ang ginamit nga dito ni Jesus, sabi niya ay kayo'y parang mga dawagan, no? Mga lupa'y para kayong batuhan, no? Ang inyong puso'y parang bato, parang dawagan. Kayo'y hindi nakikinig sa Diyos, no? Kaya hindi nananatili ang salita at hindi kayo namumunga at lumalago. Pero ang maganda nitong imahe na ating nakita ay si Jesus ay laging hasik ng hasik sa atin. Di siya nananawa. Kahit na alam niya na ang puso mo ay bato, na marami kang hadlang, na siya'y hinahadlangan mo, siya'y patuloy pa rin sa pagpupunla sa iyo. Dire-diretso yan. Ang Diyos ay hindi nananawa sa tao na maghasik kahit pa alam niya na yan ay siya'y hindi mo pakikinggan. Kahit pa alam ng Diyos na ikaw ay baliwala lamang, no? Dahil ikaw ay marahil sa panahon ngayon ay sagana sa buhay, pinagpapala ka sa iyong paningin, malusog ka, kaya baliwala la ang sa iyong lahat. Pero ang Diyos, hasik ng hasik yan, no? Sa iyo. At yan, isang araw, marirealize mo din ang Diyos. At aantayin ka ng Diyos na ikaw ay maging isang matabang lupa para tanggapin mo siya. At ito yung panahong ikaw ay nakikinig na. At yung mga panahong yan, na kapag ikaw ay nakikinig na sa Diyos, ito na yung mga panahon na ikaw ay, kung sa lupa, ikaw ay inaararo, pinadadaanan, inaasada, inaasarol. Yan na yung panahong yon. Sapagkat yung panahong yan, yan na yung panahon na inaalisan ng damo, panahong marami nang inaalis sa iyo ang Diyos. At yan ay masakit at mahirap unawain. No? Kaya kung ang Diyos ngayon naghahasik na sa iyo, ano?
ng mga binhi, no? Pilitin mo nang maging mataba kang lupa para managana ka. Huwag na dumating sa panahon na ang Diyos ay hasik ng hasik sa iyo at siya na rin ang mag-aalis ng mga damo. At siya na rin ang mag-aalis ng mga nakablak. Sapagkat, yung panahong yan ay ang irap ng unawain. Yan yung panahong dati ikaw ay sisimba. Noong una, pag sumimba ka, sasabihin mo ang haba ng isang oras. Pero pag ang Diyos ay nag-alis na ng mga damo sa buhay mo, ang isang oras, sasabihin mo kulang. Ang pagtigil mo sa National Shrine, sasabihin mo, ang maghapon ay kulang. Sapagkat yung panahong yan, yan na yung panahong pinatatabakan ng Diyos. Ibig sabihin ay gusto ka ng Diyos, ikaw ay managana na. Gusto ng Diyos mamunga ang salitang ipinagkakaloob niya sa iyo. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no, nawa, lagi nating ang Diyos papasukin sa buhay natin. Huwag nating hadlangan. Ano gang humahadlang sa tao? Kasalanan. No? Yung ating mga pansariling kagustuhan, yan ang humahadlang sa atin. Yan ang mga batuhan, yan ang mga dawagan sa ating buhay, kasalanan. No? Kapag ang tao ay nasa kasalanan, talagang mahirap tanggapin ng Diyos. Hindi naman pwedeng magsabay ang Diyos at ang kasalanan. Laging pipili ka ng isa. At dapat laging ating pipiliin ay ang Diyos para tayo managana, mamuhay ng sagana, at sabi nga ay mag-ani ng madami. Ano? Kaya pag tayo na pinili natin ang Diyos, mag-ibang takbo ng buhay. No? Sasagana tayo. Bagamat, no? Pag kasama natin ang Diyos, laging meron tayo ding krus na pasaan-pasaan. Sapagkat ang talagang ang dadaanan natin naman ay hindi maaluan. Pero pag Diyos ang pinili, mahirap ang dadaanan, pero ang dulong hantungan mo ay kaluwalhatian.